Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, itinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinapo nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila at sinabi niya sa kanila. Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nais ko pong simula ng ating pagninilay sa pamamagitan ng simpleng tanong na ito. Kung tatanungin po kayo ngayon, ano ang pinakamahalaga sa buhay ninyo? Uulitin ko po, kung tatanungin po kayo ngayon, ano ang pinakamahalaga sa buhay ninyo ngayon? Marahil iba-iba ang magiging sagot natin. Ang iba, mahalaga para sa kanila ang kanilang profesyon o yung kanilang trabaho at hanap buhay. Yung iba naman, mahalaga para sa kanila kapangyarihan at popularidad. Ang iba naman, mahalaga yung sarili nilang pamilya. Pero yung iba, ang mahalaga para sa kanila, makakain lang 3 beses sa isang araw. Okay na yon para sa kanila. Ang iba naman, mahalaga para sa kanila, gumaling agad ang kanilang karamdaman dahil napakahirap ng may sakit. Ang iba naman, mahalaga para sa kanila, yung kanilang pinag-ipon ng sasakyan, yung kanilang bahay at titulo ng lupa. Pero yung iba, mahalaga sa kanila na makapasa sila sa iba't ibang board examinations. Kung mapapansin po ninyo, bawat isa sa atin, ang bawat tao, magkakaiba
ang pinahahalagahan sa buhay. Ang pinahahalagahan kasi natin minsan nakadepende sa ating kalagayan o sa sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga madalas nating naririnig kung ano ang laman ng iyong puso at pag-iisip, yan marahil ang iyong pinahahalagahan. Uulitin ko po, kung ano ang laman ng iyong isip at puso, yan marahil ang iyong pinahahalagahan. Kaya nga po nakakalungkot mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto na marami sa atin sa panahon ngayon na gagawin ang lahat basta yumaman lang, basta makamit lang yung pinapangarap nilang kapangyarihan, mga luho sa buhay at mga karangyaan. Minsan, ipinagpapalit pa pati ang dignidad, dangal at moralidad. Makuha lamang ang mga gusto nila sa buhay. Ang mga masakit pa, minsan manghahamak at tatapakan pa ang ibang tao upang makamit lang ang kanilang inaasam na pangarap. Kaya nga po sa ebanghelyo natin sa araw na ito, maliwanag nating narinig kung paano pinahalagahan ang kaharian ng Diyos sa mga taong nakasumpong nito. Una, sinabi sa atin sa talinhaga na may isang tao na ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid ng masumpungan ang kayamanan dito. Ikalawa, nang matagpuan ng isang mangangalakal ang isang napakahalagang perlas, gayon din ang ginawa niya. Ipinagbili niya ang kanyang ari-arian upang makamit ang perlas na ito. At sa huli, ang paglalarawan sa isang lambat na nangangahulugang sa huling araw ay darating ang anak ng tao upang ipagpasya niya ang paghukom sa bawat isa batay na rin sa ating ginawa at ginagawa dito sa lupa. Kaya nga po, ang tunay na buhay natin nararapat, hindi tayo nakatutok dito sa lupa. Ang buhay natin dapat nakatutok sa langit. Ito yung buhay na kasama at kapiling ang Diyos. At ito yung buhay na tunay na magtatagal at hindi mawawala. At ito po ang mensahe ng ating ebanghelyo. Nang matagpuan na nila sa kanilang buhay ang kaharian ng Diyos, ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Iniwan ito at hindi pinakawalan ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, para sa kanila, ang pinakamahalaga sa kanilang buhay ay ang kaharian ng Diyos o ang Diyos mismo. Ibig sabihin din ito, kaya nga kung sa lupa pa lamang hindi natin pinahahalagahan ang Diyos, paano natin siya makikilala kung tayo'y nasa langit? Ang buhay natin sa lupa ay isang preparasyon o paghahanda para sa buhay natin sa kalangitan. Uulitin ko po, ang buhay na mayroon tayo dito sa lupa ay isang preparasyon o paghahanda ng buhay natin sa langit. Kaya nga kung sa lupa, hindi mo pinahahalagahan ang Diyos, paano tayo magiging karapat-dapat sa Kanyang kaharian? Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, dito pa lamang sa lupa, naway maging bahagi natin ang Diyos
sa ating buhay. At hindi lang basta bahagi, nararapat ituring natin ang Diyos bilang pinakamahalaga at pinakadakila sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, alam po ninyo, lagi ko itong ibinabahagi. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, kung may Diyos ka sa buhay mo, wala ka nang kakailanganin pa, sapagkat nasa iyo na ang tunay na yaman, hindi lamang sa mundong ito, kundi maging ang yaman sa langit. Sapagkat sa sino mang ang taong marunong kumilala at magpahalaga sa ating Panginoon, yun pa lamang sapat na. Uulitin ko po, sa taong may pananalig, ang Diyos lamang dapat sapat na sa kaniyang buhay. Sapagkat sa taong nasa puso niya ang Diyos, wala na siyang kakailanganin pa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.